Sa pelikulang Fan na ipinalabas noong 2016, may isang bata sa Delhi, India na nagngangalang Gaurab. Ang labis ang paghanga sa itinuturing na superstar ng kanilang bansa na si Aryan. Maraming mga humahanga kay Aryan dahil sa pagiging magaling nitong aktor, dancer at singer. Pero si Gaurab, mula pa pagkabata, iniidolo na nito si Aryan. Pagdating ni Gaurab ng high school, nauubos ang pera nito sa panonood ng mga pelikula ni Aryan at pagbili ng mga poster nito. Halos mapuno na ang kwarto ni Gaurab sa mga litrato ni Aryan. Kaya naman palagi siyang napapagalitan ng kanyang magulang dahil sa mababa ang kanyang mga grades na nakukuha. Hanggang hindi na nakatapos pa si Gaurab at nagtayo na lang ng kanyang internet cafe. Subalit pati pag-iisip ni Gaurab ay naimpluwensyahan na ng kanyang iniidolo, na pati pagkilos, pagsalita at pananamit ay ginigaya niya si Aryan. Nang araw na yon, may sasalhihang show si Gaurab kaya pinakiusapan niya ang mga customer na kailangan niyang magsara ng maaga. Hinintay na lang ni Gaurab na matapos ang kanyang naiibigang kababata na si Neha. Nang papalabas na si Neha, may tatlong lalaki ang nagpumilit na mag-internet, pero hindi pumayag si Gaurab kaya nauwi sa pagtatalo at suntukan ang nangyari, hanggang umabot sila sa labas at natigil na lang ng awat-in na sila ng mga tao. Nag-aalala naman si Neha para kay Gaurab. Pinayuhan nito si Gaurab na tigilan na nito ang ugaling parang action star at panggagaya kay Aryan, dahil baka mapahamak pa siya sa susunod. Kinagabihan, isinagawa ang taon-taong superstar competition kung saan 2 taon ang nananalo si Gaurab. Nang si Gaurab na ang mag-perform, ginaya niya si Aryan sa mga pelikula nito, na kung saan todo suporta naman ang kanyang magulang sa kanyang palabas. Masaya namang naroon na nanonood si Neha at nakikita niyang nagugustuhan ng mga tao ang pag-arte sa entablado ni Gaurab. Labis na natuwa ang mga magulang ni Gaurab nang si Gaurab pa rin ang tanghaling nanalo. Isang mabait at masunuring anak si Gaurab, kaya naman sinusuportahan na lang nila kung anong nagpapasaya kay Gaurab. Payag din sila na gamitin ni Gaurab ang napanalunan niyang pera papunta ng Mumbai para manood sa gaganaping birthday celebration ni Aryan. Nag-aalala ang kanyang ina dahil hindi nakapareserve ng ticket sa tren si Gaurab. Pero sinabi ni Gaurab na gusto rin niyang gayahin si Aryan na noong pumunta ito sa Mumbai ay hindi rin bumili ng ticket hanggang maging artista at sumikat. Nangako si Gaurab na pipilitin niyang makausap si Aryan at maipakita ang kanyang trophy. Kumuha pa sila ng litrato para maipakita na bigay ng ina ni Gaurab ang dala nitong espesyal na kakanin para kay Aryan. Nagtago sa CR ng tren si Gaurab para hindi siya makita ng inspector na nag-check ng mga tiket. Nang wala na ang inspector, lumabas si Gaurab at nakiupo sa mag-asawang pasahero, pero ilang sandali lang, isinumbong ng pasahero si Gaurab. Nang hulihin ng mga inspector si Gaurab, sinabi nitong sinadya niyang hindi bumili ng tiket para gayahin niya ang kanyang idolo na si Aryan, na sumakay noon ng tren papunta ng Mumbai na hindi rin bumili ng tiket. Ganun paman, ibig-ibigay din ni Gaurab ang perang pambili niya sana ng tiket, pero hindi pumayag ang inspector. Idedetine nila si Gaurab. Sumabit sa labas ng tren si Gaurab, nag-alala ang inspector na maabala pa ang biyahe kung mapapahamak si Gaurab. Pumayag na lang ito na pasakayin hanggang Mumbai si Gaurab. Nang makarating ng Mumbai si Gaurab, sa hotel na pinagtuluyan noon ni Aryan din pumunta si Gaurab, subalit ang room 205 na ginamit noon ni Aryan at pinareserved sana ni Gaurab ay may gumagamit na. Nagbayad ng doble si Gaurab kaya nag-utos ang in-charge ng hotel na palipatin ang ibang kwarto ang nasa room 205. Excited na pumasok sa kwarto si Gaurab at buong araw wala itong ginawa kundi ang mag-selfie. Nang sumapit ang alauna ng madaling araw, pinaghanda at ipinagdiwang ni Gaurab ang birthday ng kanyang idol na si Aryan. Ilang oras ang lumipas, dinagsa ng maraming tao ang bahay ng sikat na aktor na si Aryan. Naroon din ang mga tagahanga na ginagaya ang porma at kilos ng aktor, habang nakikipagsiksikan si Gaurab para makalapit lang sa gate ng bahay, subalit pinagtulakan siya papalayo ng security dahil mga media lamang ang pwedeng pumasok. Nang biglang magkagulo ang mga tao dahil lumabas at kumaway sa mga tao si Aryan, labis ang tuwa ni Gaurab dahil sa unang pagkakataon personal niyang nakita ang kanyang iniidolo, walang tigil ito sa kasisigaw. Inilabas nito ang kanyang trophy at dalang pagkain at pilit na iwinawagayway para makita ni Aryan, pero dahil sa dami ng tao hindi siya napansin ni Aryan. Hanggang magkagulo at magkatulakan na ang mga tao, nahulog at naapakan ang dalang pagkain ni Gaurab. Ilang sandali pa umalis na si Aryan habang patuloy na tumatawag si Gaurab. Nang magsiyalisan na ang mga tao, nanlulumong na iwan si Gaurab, hindi ito makapaniwalang saglit lang niyang masisilayan ang kanyang idolo. Malungkot na ibinalita ni Gaurab sa kanyang ina na nahirapan siyang makalapit kay Aryan, pero ipinangako nitong gagawin niya ang lahat para makausap ang kanyang idolo. Habang kumakain si Gaurab sa restaurant, napanood niya ang balitang may away na namamagitan kay Aryan at sa isa ring sumisikat na aktor na si Sid Kapoor. Sinabi ni Sid Kapoor na nagagalit sa kanya si Aryan dahil matanda na ito at patapos na ang kasikatan ni Aryan.
Kaya baka umabot sa korte ang kanilang away. Nasaktan si Gaurab sa sinabi ni Sid Kapoor. Para kay Gaurab, wala pang tao napapalit sa trono sa pagiging superstar ni Aryan. Kinabukasan, katatapos lang ng shooting ni Sid Kapoor, pinagkaguluhan ito ng mga fans, naroon din si Gaurab. Lumapit ito kay Sid Kapoor at sinabing isa siyang masugid na tagahanga ng aktor. Nakiusap si Gaurab na makausap pa niya ng konting oras si Sid Kapoor. Para hindi mapahiya sa ibang fans, pinagbigyan ito ni Sid Kapoor. Subalit nang makapasok na sila sa van, agad sinunggaban ni Gaurab si Sid Kapoor at binantaan itong sasaktan kung hindi ito magpa-public apology kay Aryan. Sa takot ni Sid Kapoor, sumunod na lang ito kay Gaurab habang kinukunan siya ng live. Agad naging viral sa social media ang video na ikinagulat ng mga netizens, agad ding lumabas ang balita sa mga newspaper at telebisyon. Napanood ni Aryan ang balita pero nagdududa siya na maaaring gimmick lang ni Sid Kapoor ang lahat para pag-usapan ito sa social media. Tuwang-tuwa naman si Gaurab na nag-viral ang video, naisip niyang natuwa sa kanyang ginawa si Aryan at baka yun na ang paraan para makaharap niya ito. Kinabukasan dumating ang manager ni Aryan na si Sunaina. Sinabi nitong isang nagpakilalang junior Aryan ang nag-email sa kanya ng video bilang regalo niya para sa birthday ni Aryan. Nagulat si Aryan nang makitang pinipilit mag-public apology si Sid Kapoor. Agad nilang tinawagan si Gaurab at kinausap ni Aryan na magkita sila para pasalamatan sa ginawa nito. Tinanong ni Aryan ang kinaroroonan ni Gaurab para sunduin siya ng driver ni Aryan. Walang pagsidla ng tuwa ng mga oras na yon si Gaurab, at buong pagmamalaki nitong ipinaalam sa kanyang ina na susunduin siya ng driver ni Aryan para sa kanilang pag-uusap. Subalit napawi ang saya ni Gaurab nang may mga pulis na dumating upang arestuhin siya sa ginawa niya kay Sid Kapoor. Dahil nasa isip ni Gaurab na may usapan pa sila ni Aryan na magkita, mabilis itong kumilos para takasan ang mga pulis, pero dahil napaikutan na ng mga pulis ang lugar, agad ding nasukol nila si Gaurab. Sa police station, pinagpapalo ng mga pulis si Gaurab, lupaypay na si Gaurab nang tigilan nila, saka ito iniwan ng mga pulis sa kulungan. Kinagabihan dumating si Aryan sa police station, lumalabas na si Aryan ang nagpahuli kay Gaurab, pinakiusapan ni Aryan ang mga pulis na 2 araw lang nilang ikulong si Gaurab at wag na lang nilang i-blotter pa, para walang makaalam ng nangyari. Nagbigay din si Aryan ng pera para pamasahe ni Gaurab papauwi sa kanila. Pinuntahan ni Aryan si Gaurab sa kulungan, nagulat si Aryan dahil malaki ang kanilang pagkakahawig ng mukha. Kahit masakit ang buong katawan ni Gaurab, natuwa pa rin ito sa pagdating ng kanyang idolo. Sinabi ni Gaurab na iningatan niyang hindi matamaan ng mga pulis ang kanyang mukha dahil pinagmamalaki niyang kahawig niya si Aryan, at dahil doon nagbiyahe pa siya ng malayo para ipakita sana kay Aryan ang kanyang trophy. Napatanong si Gaurab kung nagustuhan ni Aryan ang kanyang ginawa kay Sid Kapoor. Nagtataka lang si Gaurab kung paano nalaman ng mga pulis ang lihim nila ni Aryan. Pero nagalit si Aryan, sinabi nitong hindi sila magkakilala at wala silang pinag-usapan na dapat ilihim. Ipinagtapat din ni Aryan na malaking kalokohan ang ginawa ni Gaurab, kaya si Aryan na mismo ang nagpakulong dito. Nabigla si Gaurab sa narinig, sinabi niyang kahit pumatay ay gagawin niya para kay Aryan, kaya kahit mapanganib pinarusahan niya si Sid Kapoor, para mapansin lang siya ni Aryan kahit 5 minuto, ibig lang niyang magpa-picture at makapa-autograph kay Aryan. Pero sinabi ni Aryan na kahit 5 segundo ay hindi niya pagbibigyan si Gaurab. Binalaan din ito si Gaurab na huwag nang uulitin pa ang kanyang ginawa dahil sa susunod ay hindi na makakalabas pa ng kulungan ito. Nang makaalis na si Aryan, naiwang masamang masama ang loob ni Gaurab, mula pa pagkabata tiningala at hinangaan na niya si Aryan, hindi niya akalaing isang basura lang ang turing nito sa kanya. Sa kabila ng pagtatanggol niya sa kanyang idolo, ay hindi man lang siya binigyan ng konting halaga, bagkus ipinakulong pa siya nito. Nang makalabas ng kulungan si Gaurab, agad din itong umuwi sa kanila, hindi sinabi ni Gaurab sa kanyang mga magulang ang totoong nangyari, pero kahit anong ngiti ni Gaurab nararamdaman nilang may itinatagong kalungkutan sa dibdib ng kanilang anak. Wala ring makikitang panghihinayang kay Gaurab nang sunugin nito ang lahat ng litrato ni Aryan. At ang sumunod na araw, ibinenta ni Gaurab ang kanyang internet cafe, na labis na ipinagtataka ni Neha at ng magulang ni Gaurab. Makalipas ng 1 taon, 2 show ang gagawin ni Aryan sa London, isang malaking concert ang gagawin ni Aryan na isang malaking kumpanya ng sasakyan ang nag-sponsor, at isang show din ang kanyang pupuntahan sa kasal ng anak ng isang bilyonaryo. Nang araw na yun, naroon din sa London si Gaurab. Pumasok siya sa Madame Tussauds Wax Museum. Sa loob, maraming tao ang mga kumukuha ng litrato sa mga sikat na wax celebrity figure, isa doon na pinagkakaguluhan ang wax figure ni Aryan.
Isang bata ang nakapansin at napagkamalan si Gaurab na siya si Aryan. Tuluyan ang nagpanggap si Gaurab na siya si Aryan, kaya pinagkaguluhan na siya ng mga tao at media. Nung una ay maayos ang kanyang pagsasalita, pero hindi nagtagal nagbigay na siya ng mga pangit na komento sa wax figure ni Aryan. Nilapitan siya ng manager ng museum para palabasin, subalit biglang inagaw ni Gaurab ang baril ng security at ng hostage ito ng isang bisita, dahilan iyon para magkagulo sa loob ng museum, pero ang lahat ng iyon ay nasa plano lahat ni Gaurab, hanggang magawa niyang makalayo sa mga security, binago din niya ang kanyang kasuotan para madali siyang makatakas. Habang nag-eensayo si Aryan para sa kanyang concert, wala siyang kamalay-malay na papunta na sa kanya ang mga pulis na may dalang arrest warrant, hanggang maipakita na sa balita ang paghuli ng mga pulis kay Aryan. Sa police station, itinanggi ni Aryan na siya ang nasa video na nanggulo sa museum, subalit dahil wala siyang maiharap na testigo na nagpapatunay na nasa bahay siya nang mangyari ang insidente, hindi siya pinaniwalaan ng imbestigador kaya tuluyan na siyang inaresto at ikinulong. Habang nasa kulungan si Aryan, papunta naman si Gaurab sa syudad ng Darovnik, ang lugar na pupuntahan rin ni Aryan para mag-show sa kasal ng anak ng bilyonaryo na si Boshani. Kinabukasan, nakalabas agad si Aryan sa kulungan. Sa tulong ng Deputy Commissioner ng India, pumayag ang Britain na palayain pansamantala si Aryan habang umuusad ang imbestigasyon sa kaso. Pagdating ni Aryan sa airport, iniisip pa rin niya kung sino ang taong impostor at nanggulo sa museum. Nang isang tawag ang matanggap ni Aryan, laking gulat nito nang makilala na si Gaurab ang tumawag at ang nasa likod ng kaguluhan. Sinabi ni Gaurab na isang sorry lang ang kanyang kailangan at titigil na siya sa pakikialam kay Aryan, pero hindi pumayag si Aryan na humingi ng sorry, pinaninindigan niyang tama ang kanyang pagpapakulong noon kay Gaurab, at kung alam lang niya na ganun kasama si Gaurab, sana hindi na niya ito pinalabas pa ng kulungan. Sinabi ni Gaurab na binaliwala lang ni Aryan ang 25 years na iginugol ni Gaurab bilang masugid na tagahanga ni Aryan, kaya sisirain din niya ang pagiging superstar na pinagpagura ni Aryan ng maraming taon. Mga tagahanga ang naglagay sa itaas kay Aryan kaya tagahanga rin ang magpapabagsak sa kanya. Nagbanta si Gaurab na sasabutahin niya ang show ni Aryan sa Darovnik. Nabahala si Sunaina, sinabi nito na walang mawawala kay Aryan kung magsosorry na lang siya kay Gaurab para matapos na ang problema, pero hindi pumayag si Aryan, ibig niyang ipakitang hindi siya natatakot kay Gaurab. Inutusan ni Aryan ang kanyang staff na naghahanda sa Darovnik, na i-check ng mabuti ng security ang identification ng lahat ng mga crew na papasok sa venue. Subalit ng mga oras na yun, nandun na si Gaurab at iniba na nito ang kanyang hitsura at pangalan para hindi siya makilala. Pagdating ni Aryan sa bahay ni Boshani, sinalubong siya ni Boshani, pinaalalahanan nito si Aryan na pagbutihin nito ang trabaho at huwag gagawa ng kalokohan katulad ng nangyari sa London. Nagbabala si Boshani na may mangyayaring masama kapag mapahiya sila sa kasal ng anak nito. Naiintindihan ni Aryan si Boshani, sinigurado nitong magiging masaya ang okasyon. Habang pasimula na ang show ni Aryan, mahigpit na nagbabantay ang staff nito sa paligid, ang hindi nila alam na sa harapan na ni Aryan si Gaurab na nagpanggap na isa sa kanilang mga crew. Matapos ang ilang pag-perform ni Aryan, ibinigay sa kanya ang mga sulat ng mga fans para kanyang basahin. Nagulat si Aryan na may isang sulat na pilit siyang pinahihingi ng sorry. Ipinaalam agad ni Aryan sa kanyang mga staff na nasa loob na si Gaurab. Nagpatuloy sa pag-perform si Aryan habang hinahanap ng mga staff nito si Gaurab na posibleng humalo sa kanilang mga crew. Hanggang hindi nila makita si Gaurab, nalaman ni Aryan na ang kanyang makeup room na lamang ang lugar na hindi nila na-check at walang CCTV. Nagmamadaling pinuntahan ni na Aryan ang makeup room. Subalit isang sulat na lamang sa salamin ang naabutan doon ni Aryan na nagsasabing dahil sa mga katulad ni Gaurab kaya sumikat ang isang Aryan. Dumating ang staff ni Aryan at sinabing hinahanap na si Aryan sa party. Nagpalakpakan ang mga bisita nang makita nilang isinayaw ni Aryan ang anak ni Boshani, pero laking gulat ni Sunaina na makita iyon, dahil ang totoong Aryan ay kalalabas pa lamang ng makeup room at may kausap ng mga bisita. Hindi alam ng mga bisita na si Gaurab ang kasayaw ng anak ni Boshani. Nang malaman ni Aryan na umeksina na si Gaurab, nagmamadali itong sumugod sa party, samantalang pinaghahawakan ni Gaurab ang mga sensitibong parte ng katawan ng anak ni Boshani, kaya galit itong bumitaw kay Gaurab at isinumbong sa ina ang ginawang pambabastos sa kanya. Nakaalis agad si Gaurab na siya namang pagdating ni Aryan, galit na kinumpronta ni Boshani si Aryan tungkol sa pambabastos sa kanyang anak. Nagpaliwanag si Aryan pero hindi naniwala si Boshani at agad pinalaya si Aryan at buong staff nito sa lugar. Nang papalabas na sina Aryan, nakita niya ang isang karatulang may nakasulat na sorry, sigurado siyang si Gaurab ang may dala noon kaya agad siyang lumabas ng sasakyan. Nakita niyang tumakbo si Gaurab kaya mabilis din niya itong hinabol, kung saan-saan sumuot si Gaurab, pero hindi siya tinantanan ni Aryan, hanggang ma-corner na nito si Gaurab, pero walang planong magpahuli si Gaurab, mas pinili nitong tumalon sa dagat para makatakas kay Aryan.
Nang gabi ding iyon gaganapin ang concert ni Ariana sa isang malaking coliseum sa London. Pero malungkot na ibinalita ng manager ni Ariana na kanselado ang concert dahil nag-back out ang mga sponsor at wala ni isang tao na pumunta para manood. Hindi makapaniwala si Ariana dahil sa dami ng kanyang tagahanga ay ni isa walang sumuporta sa kanyang concert. Pero ang mas ikinabahala ni Ariana, pinagpiestahan ng media ang nangyari sa Wax Museum, lalo ding naniwala ang mga tao nang interviewin ng media ang anak ni Bushani na minolestya siya ni Ariana. Sa isang iglap, ang paghanga ng mga tao ay napalitan ng pagkamuhi. Inisip nilang isang kriminal si Ariana na nagpapanggap lamang na isang mabuting tao, maging ang kanyang mga kababayan sa India ay labis na siyang ikinahihiya. Humingi ng tulong si Ariana sa kilala niyang opisyal ng kapulisan sa India, na hanapin at hulihin si Gaurab, pero sinabi ng opisyal na wala silang magagawa dahil sa labas ng India nangyari ang krimen. Kinabukasan bago umuwi ng India si Ariana, nagpa-press conference sila. Ibinigay ng abogado ni Ariana sa mga media ang kopya ng mga CCTV video kung saan nagpapatunay na isang impostor ang salarin at hindi si Ariana. Subalit hindi inihayag ni Ariana ang pangalan ni Gaurab para hindi masira ang imbestigasyon ng kapulisan. Kinagabihan, nauna nang dumating sa India si Gaurab. Plano nitong pumasok sa bahay ni Ariana pero nakita ni Gaurab na maraming pulis at media ang naghihintay kay Ariana. Kaya sa likod ng bahay pumunta si Gaurab. Nagpanggap si Gaurab na siya si Ariana. Dahil alam na ng mga security guard na may nag-iimpostor kay Ariana, hindi muna sila nagpapasok, tumawag muna sila sa asawa ni Ariana na si Bella. Kinuha ni Gaurab ang cellphone ng security guard at kinausap si Bella. Dahil kaboses at kamukhang-kamukha ni Gaurab si Ariana, inakala ni Bella na asawa nga niya ang dumating, kaya pinapasok agad niya ito. Nang nasa loob na si Gaurab, agad itong niyakap ni Bella, pero natigilan si Bella, sa hitsura at sa amoy ng malapitan, alam niyang hindi nga iyon ang kanyang asawa, ganun paman hindi nagpahalata si Bella na kinabahan na siya, hanggang makapasok na sila sa kwarto, nagmamadaling kinuha ni Bella ang kanyang baril subalit karga na ni Gaurab ang anak ni Bella, lalong natakot si Bella at hindi alam ang gagawin, kinuha ni Gaurab ang baril ni Bella at sinabi nitong hindi niya sasaktan si Bella at mga anak nito, ibig lang niyang makita ang study room ni Ariana. Bagamat natuwa si Gaurab na nakapasok siya sa study room ng kanyang idolo, galit pa rin ito kay Ariana, dahil 5 minuto lang ang hinihingi ni Gaurab pero naging maramot si Ariana at ipinakulong pa siya nito. Pinagsisira ni Gaurab ang mga gamit ni Ariana, saka inilagay nito ang kanyang trophy. Hindi nagtagal dumating si Ariana, napansin ni Ariana na natulala ang security guard nito. Kinabahan si Ariana na nasa loob ng kanyang bahay si Gaurab, subalit wala na si Gaurab, tanging mga nagkalat at sira-sirang mga gamit sa study room ang kanyang naabutan. Sinabi ni Bella na e-report nila sa mga pulis ang nangyari, pero alam ni Ariana na walang maitutulong sa kanya ang mga pulis hanggat wala siyang ebidensya, kaya nagpa siya si Ariana na siya na mismo ang gumawa ng paraan para matigil ang kalokohan ni Gaurab. Habang nanonood si Gaurab ng balita tungkol kay Ariana, tumawag ang ina ni Gaurab at pinauuwi ito dahil may problema, saka nalaman ni Gaurab na naroon na si Ariana sa kanilang bahay. Sinabi ni Ariana na magkita sila ni Gaurab para magtuos silang dalawa. Pero hindi pumayag si Gaurab, haharap siya kay Ariana kung hihingi si Ariana ng sorry sa gaganaping superstar contest. Sinabi ng ama ni Gaurab na mabait ang kanilang anak, nagbago lamang ito mula nang pumunta sa birthday ni Ariana, isang sorry lang ang kailangan ni Gaurab para mawala ang kanyang sama ng loob. Pero nanindigan si Ariana na wala siyang ginawang masama para mag-sorry. Sinabi ng ina ni Gaurab na kasalanan din nila ang lahat, dahil hinayaan nilang mangarap at umasa si Gaurab na makaharap kahit ilang saglit lang si Ariana. Dinamdam masyado ni Gaurab ang pagbaliwala sa kanya ng kanyang iniidolo. Nakiusap ang ina ni Gaurab na kung ipapakulong nila ang kanilang anak, sana hindi nila saktan muli si Gaurab. Sa gabi ng contest, dumating si Neha para ibalita kay Gaurab na nakakuha na siya ng visa papunta ng Amerika, subalit laking pagtataka ni Neha na si Ariana ang naroon. Kinausap ni Ariana si Neha para sa plano nito. At nang magsimula ang palabas, naroon si Gaurab at naghihintay sa paghingi ng sorry ni Ariana, pero hindi iyon ginawa ni Ariana kundi umarte ito na nagpanggap na siya si Gaurab. Tinawag ni Ariana si Neha sa entablado at nagtapat siya ng pag-ibig kay Neha. Sinabi ni Neha na mas mahal ni Gaurab si Ariana. Sinabi ni Ariana na hindi iyon totoo, ang katunayan ay galit siya dito kaya nagpanggap siya na si Ariana sa London para masira ang reputasyon nito. Sinabi ni Neha na ayaw niya kay Gaurab dahil isa itong masamang tao. Naniwala ang mga tao na si Gaurab ang nasa harap nila at umamin sa nagawa nitong krimen sa London. Ganun na lang ang galit ni Gaurab kay Ariana, dahil imbis na humingi ito ng sorry ay sinira rin ito ang pagkatao ni Gaurab sa harap ng mga tao at kay Neha. Sunod-sunod na binaril ni Gaurab si Ariana, nakita si Gaurab ng kanyang mga magulang at pilit itong pinatitigil sa ginagawa. Nakita ni Gaurab sa mga mata ng kanyang mga magulang ang sobrang pagkabigo sa kanya, nahihiyang tumakbo na lamang si Gaurab, mabilis ding kumilos si Ariana at hinabol si Gaurab. Kalauna nagpang-abot sila sa itaas ng isang gusali, matinding labanan sa dalawa ang nangyari, hanggang kapwa na sila bumagsak at manghina.
Sinabi ni Aryan na tigilan na ni Gaurab ang laban. Tinulungan ni Aryan si Gaurab para makatayo. Pinayuhan niya itong maging mabuti ng tao para sa kanyang magulang at kay Nehal. Kalimutan na nila ang mga masamang nangyari. Mabuhay siya sa kanyang sariling pagkatao, na hindi ginigaya ang buhay ng iba. Nang papaalis na si Aryan, sinabi ni Gaurab na wala na siyang babalikan pang magandang buhay. Pinahiya na niya ang kanyang magulang at nasira na ang pagkakaibigan nila ni Neha. Wala na rin siyang maihaharap pang mukha sa kanyang mga kapitbahay. Hindi rin niya kayang putulin ang paghanga niya kay Aryan. At hindi rin niya narinig ang pinakahihintay niyang sorry galing kay Aryan. Nagpa siya si Gaurab na tapusin na ang lahat. Bagamat pinigilan siya ni Aryan pero huli na ang lahat. Nagkaroon ng masusing imbestigasyon at napatunayang walang sala si Aryan. Bumalik muli ang paghanga at pagtitiwala ng mga tao kay Aryan. Habang nanonood ng balita si Aryan tungkol kay Gaurab, kalungkutan din ang kanyang nararamdaman. Subalit kahit bumalik na sa normal ang lahat, nanatiling buhay sa kanyang mga mata si Gaurab, na kahit ilang beses na siyang humingi ng sorry, palagi pa rin niya itong nakikita na nakamasid sa kanya. Binabati po namin ang magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Jane Panto ng Lamitan, Basilan, Hikbal Dawi ng Indonesia, John Shibi ng Croatia, Anthony De La Cruz ng Iloilo City, Iglot, Ricarte Cebelo Cebelu, Linders Channel ng Zamboanga del Sur, Johaima Ariman, Aaleya Lotti, Arvin Posco from Bishop Morales, Mahogany Farming, Jerzan Divino, Marlon Louis Jeff Doreliat, Kane Marlon ng South Africa, Mark John Hirosa, Ka Amato Ride, Ja Mechanic, Alf Forum, Dexter John Aponte, Alan Gino Bizarcino galing kay G. Pancho, Joven Magalion, Makinto Bernali ng Kuwait, Regino Grace ng Saudi Arabia, Patrick Manileño, Mark Luque ng Batanes Island, Eugene De Leon, Joel Wong ng Jensen, Alger Banate, Roberto Table, Redina Englert, Rodel Brioso ng Santa Cruz, Shervan Fernando, Salgarino Family ng Cebu City, Wendell Bariitua, Chris Angel Bermoy ng Mabini Bohol, Shirley Linsaga ng Riyadh, at kay Roland Aguila. Marami pong salamat sa inyong panonood at pag-subscribe dito sa aming channel. Ingat kayo palagi!